Manalangin po tayo. Banal at mahabagin naming Amang Diyos na nasa langit na sa amin ay nagmamahal. Maraming salamat po sa pagpapahintulot sa maraming tao na maunawaan ang iyong biyaya at maligtas noong nakaraang linggo nang kami nagkatipon upang pag-aralan ang iyo pong salita. Nagpapasalamat kami sa iyo, Panginoon, sa pagsama sa amin at pagtulong sa amin, pati sa mga churches sa buong bansa at sa maraming churches sa buong mundo at sa lahat ng mga brothers at sisters na nag-iingat ng kanilang pananampalataya at ipinangangaral ang Ebanghelyo maging sa mahirap na pagkakataon. Nagpapasalamat po kami na ang bilang ng mga taong naliligtas araw-araw ay nadaragdagan dahil ang Espiritu Santo ay kasama namin saan man ipinapangaral ang Ebanghelyo. Kaya o Diyos, tingnan mo po ang bawat churches na nasa mga paghihirap at pagkalooban mo po sila ng biyaya na kinakailangan nila upang walang sino man po ang matisod. Panginoon, ikaw na sa amin ay nagbibigay ng tamang salita na kinakailangan namin, ipakita mo po sa amin ang daan na dapat naming lakaran. Ituro mo po sa amin ang salita na kinakailangan namin at ang daan na dapat naming lakaran sa pamamagitan ng iyong salita maging sa oras na ito. At hawakan mo po ang mga may sakit at mahihina sa pamamagitan ng iyong mahabaging mga kamay upang walang sinuman ang matisod. Sa oras na ito, kami ay taimtim na umaasa sa Espiritu Santo ng Panginoon na gabayan kami. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Buksan po natin ang Biblia. Lucas chapter 10. Sa bagong tipan. Lucas chapter 10. Lucas chapter 10. Verse 25 hanggang verse 37. Babasahin ko po. Lucas chapter 10 verse 25 hanggang 37. Hanggang verse 37. At may isang dalubhasa sa kautusan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, "Guro, ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan?" Sinabi niya sa kanya, "Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo?" At sumagot siya, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Sinabi niya sa kanya, "Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka." Subalit, sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, "At sino ang aking kapwa?" Sumagot si Jesus, "May isang taong bumaba mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. At nagkataong bumababa sa daang iyon ng isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig, gayon din ang isang Levita. Nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Subalit ang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan at nang kanyang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at inalian ang kanyang mga sugat pagkatapos buhusan ng langis at alak. Pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Nang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, "Alagaan mo siya at sa anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan?" At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Humayo ka at gayon din
ang gawin mo. Hanggang dito po. Dahil sa coronavirus, sa loob ng 2 taon, hindi naging madali para sa atin ang magtipon ng sama-sama upang mag-aral ng salita ng Diyos at makapag-fellowship. Kahit na ang problemang ito ay hindi pa nasusolusyonan, nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil tayo ay nakakapagtipon na muli at nakapag-aaral ng salita ng malaya. Nakakalungkot man dahil tayo ay nagsusuot pa rin ng mga face mask, pero matatanggal na rin ito sa susunod. Sarado ang bibig at bukas ang mga tainga. Yung bibig ay iisa at ang tainga ay dalawa. Sinabi ng Biblia, minamahal kong mga kapatid, ang bawat tao ay dapat maging mabilis sa pakikinig, marahan sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Kung ating napakinggan ang salita ng Diyos at ito ay nasa ating mga puso, ngayon ay kailangan nating maipakita ang salitang ito sa iba sa pamamagitan ng ating pamumuhay. Noong nakaraang linggo po, nagtipon tayo upang mag-aral ng Biblia araw-araw. At maraming tao ang nakaunawa sa Biblia, sa biyaya ng Diyos at naligtas. Kaya tayo ay tunay na nagpapasalamat po sa Diyos. At ako rin ay napakasaya po at nagpapasalamat na ang mga bagong naligtas ay kasama natin ngayong linggo ng umaga. Ito ay tiyak na ang pinakamasaya at pinagpapasalamat natin na araw simula nang tayo ay nabuhay sa mundong ito. Ito ay ang araw na ang ating mga kaluluwa ay naligtas. At bilang ligtas na Kristiyano, mayroong masayang araw sa ating buhay sa pag-aaral at pagsunod sa Biblia. Kapag ang pamilya, kamag-anak, kaibigan at mga kapitbahay ay naligtas, nagagalak tayo. Gaya nung tayo ay naligtas. Kaya kahit sa mundong ito, kapag ang mga tao ay namamatay dahil sa lindol at malalaking kalamidad, ginagawa po ng mga rescuer o mga tagasagip ang kanilang makakaya upang magligtas pa ng mga tao. Nilalagay nila sa panganib ang kanilang buhay para makapagligtas ng kahit isang tao. Sa katunayan, alam natin na mayroong maraming tao, mga bumbero, ang namatay habang nagliligtas sila ng iba. At kapag ang mga tao ay nailigtas mula sa mga pabagsak na mga gusali dahil sa lindol, o kapag ang isang bata po ay kanilang nailigtas, ang buong bansa ay nagagalak. Ang ibang mga tao ay sila ay brutal na pumapatay ng buhay ng ibang tao para lamang makakuha ng kaunting pera. Ngunit, kailangan nating malaman na may mga taong gumagawa ng maraming mga sakripisyo at pagsisikap para mailigtas ang buhay naman ng iba. Kaya bagaman ang mundong ito ay puno ng kasalanan, ang kabutihan ay gumagawa pa rin. Dapat tayong magsikap na magligtas ng mga kaluluwa na mapapahamak dahil sa kasalanan. Kaya sa Mateo 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Ang kaluluwa natin ay mahalagang bagay na hindi maipagpapalit sa buong mundo. Pinapahalagahan natin ang kaligtasan ng ibang kaluluwa na gaya ng kaligtasan ng ating sariling kaluluwa. Kaya natural lamang po ito. Kaya nga, ang mga naunang naligtas ay nananalangin, nagpapagal, at nagsisikap na iligtas ang iba sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo sa mga naliligaw na kaluluwa. Kung wala ang ganitong pagsisikap, ang ibang tao ay hindi maaaring maligtas. Walang sino man ang maliligtas maliban na ang mga naunang naligtas ay hindi ibuka ang kanilang bibig at gumawa sila ng mga sakripisyo. Kaya una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil sa kanyang pagkilos
upang iligtas ang maraming kaluluwa sa pagkakataong ito sa kalagitnaan ng ating mga kapatid na ligtas na nanalangin at nakipagtulungan sa pangangaral ng Ebanghelyo ng may pag-iisang pag-iisip. Maraming salamat po sa lahat ng mga kapatiran na gumawa ng maigi. At tayo pong lahat ay masayang masaya dahil ang Diyos ay masaya. Ngayon, ang pagiging ligtas ay ang pasimula ng buhay Kristiyano o Christian life. Mayroong mga tao na tinatawag ang mga taong nasa church na mga Kristiyano, pero iyan po ay mali. Sa Roma 8 verse 9, ngunit kayo'y wala sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Ang salitang Kristiyano ay isang taong may Espiritu ni Kristo. Ito ay ang taong ang nagmamay-ari ay si Kristo. Anong klase ng tao po ito? Ang taong naligtas at ang mga taong nakatanggap ng kaligtasan at mga naipanganak na muli. Alaman ang taong iyon o hindi, mayroong Espiritu ni Kristo. Kaya kapag naipanganak po ang isang sanggol, hindi niya alam na mayroon siyang puso, baga, atay at iba pang mahalagang organs sa kanyang katawan at iba pang importanteng organs sa kanyang katawan. Hindi niya alam, subalit mayroon. Kinalaunan, kapag pinag-aralan natin ang istruktura ng katawan ng tao, malalaman natin na mayroong puso, atay, mga bato at lahat ng bagay sa atin. At tayo din ay nagpapasalamat dahil dito. At maaari tayong magsikap na mapanatili ang ating mga organs para sa ating kalusugan dahil iyon ang paraan upang tayo ay maging malusog. Gayun din, ang ating posisyon ay ang mga bilang mga anak ng Diyos pagkatapos na maligtas. At ibig sabihin ito na tayo ay tagapagmana, mga tagapagmana ng langit. Kaya nang tayo po'y naligtas, ang kaharian ng Diyos ay sa atin na. Gaya sa Juan chapter 14 sa verse 2, sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi gayon, sasabihin ko ba sa inyo na ako'y paparoon upang ihanda ko ang lugar para sa inyo? Ang Diyos ay naghanda ng isang walang hanggang lugar para sa kanyang mga anak na ipinanganak na muli. Kaya ang mga taong naligtas ay tinatawag na Kristiyano, mga taong may Espiritu ni Kristo, kaya nalalaman natin na ang Espiritu Santo ay nasa atin. Kung titinan po natin sa Galatia 3 verse 2, tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Ang Espiritu Santo ang tumulong sa atin na makinig sa Ebanghelyo at maunawaan ang biyaya at siya ay nasa atin. Kaya siya ay nananatili sa atin hanggang tayo ay pumunta sa langit at binabago niya ang ating puso at buhay araw-araw sa pamamagitan ng mga salita. Kaya nang tayo ay maligtas, iniligtas niya ang mga makasalanan na patungo na sa pagkawasa. At pagkatapos na maligtas, ang Espiritu Santo ay binabago ang ating mga pag-iisip at buhay upang tayo ay makapamuhay na katanggap-tanggap bilang mga anak ng Diyos. Binabago tayo, kaya hindi na tayo mahihiya bilang mga taong pupunta sa langit. Kaya mayroong proseso kung saan ang sanggol ay lumalaki pagkatapos na ito'y maipanganak. Tama po ba? Gaya ng mayroong proseso ng pagsilang, proseso ng paglago, at proseso ng pagiging mature, gayon din sa ating Christian life. Sinasabi na ang pagiging born again ay pagiging ligtas at naipanganak na bilang anak ng Diyos. At ngayon ay mayroong proseso ng paglago ng pananampalataya. At ngayon, ang ating puso at pag-iisip ay kabilang sa proseso ng paglago. Kaya ang larawan ni Kristo ay nasa ating puso, ang katauhan ni Kristo at ang likas ng Diyos at nagiging higit at ihigit pa tayong nagiging kagaya ni Kristo at ng Diyos. Kaya, nakikita po natin ng mas malinaw ang sanlibutan kung paanong tinitingnan nito ng Diyos. At ang ating pananalita at yung ating kilos ay higit at higit pang nababago. Kaya, kailangan po tayo na mabago. Kaya paunti-unti tayong nababago. At kung titingnan po natin sa Mateo, sa chapter 5, verse 48, sinabi po ni Jesus, kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong ama sa langit na sakdal. Ang Diyos ay sakdal. Siya ay tunay na sakdal at nararapat sa karangalan. Kaya ang mga naligtas na mga Kristiyano ay ang mga anak ng Diyos. Kaya mayroong talata na nagsasabi na dapat tayong maging sakdal sapagkat ang Diyos Ama ay sakdal at banal sapagkat ang Diyos Ama, yung amang Diyos na nasa langit ay banal.
Kaya magsalita ka sa buong kapulungan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Sabi po sa Levitico chapter 19 verse 2. Italaga ninyo ang inyong mga sarili at kayo'y maging banal sapagat ako ang Panginoon ninyong Diyos. Sa 1 Pedro chapter 1 verse 16, sapagat nasusulat, kayo'y maging banal sapagat ako'y banal. Kaya tinutularan natin ang Panginoon araw-araw. Ang ating pag-iisip, mga salita at kilos ay nababago habang nababago ang ating puso. Ito ay dapat mabago. Kaya kung paanong sinasabi ng isang tao na siya ay naipanganak ng muli, subalit ang kanyang puso at buhay ay hindi pa nababago, paano kung mayroon pa rin mga makasanlibotang pagnanais, nagisinungaling, nakikisama sa makasanlibotang kaibigan na mali ang pamumuhay? Kaya anong katibayan na nagsasabi na siya ay ligtas? Hindi po ganito ang kaligtasan. Subalit pagkatapos na magkaroon ng kaligtasan, ang pagbabago ng puso at pamumuhay ay hindi sa pamamagitan ng sarili lamang. Kapag may isang nakatanggap ng kaligtasan, kailangan niya ang tulong ng mga naunang naligtas na kapatid. Pagkatapos ng kaligtasan, makakatanggap siya ng tulong mula sa mga naunang naligtas na kapatid. Gaya ng isang pamilya ay mayroong ama, ina, tito, tita, mga nakatatandang kapatid at iba pa. Ang isang tao ay lumalago at na tinatanggap ang pag-ibig at kalinga ng pamilya. Kaya paano siyang lalago kung wala sila? Gayun din naman, maraming brothers and sisters sa paligid natin ang nagpapakita na hindi tayo nag-iisa. Kaya dito po sa Korea, mayroon tayong 224 churches na nabubuhay na parang isang pamilya at mayroong mahigit 80 na mga bansa sa buong mundo at doon ay mayroon tayong mahigit 870 churches at patuloy pang nadaragdagan. Kaya maraming born again brothers and sisters ang hindi pa natin nakikita ang bawat isa at nagpapatuloy pa rin ang kanilang buhay Kristiyano at nagkakaroon sila ng fellowship. Kaya maaaring hindi na natin makita ang isa't isa dito sa mundo, subalit makikita-kita tayo sa oras na magtungo na tayo upang makita ang Panginoon. Gayunman, yamang nalalaman natin na mayroong libu-libong born again Christians, nalalaman din natin na tayo ay isang pamilya ng Diyos at hindi nag-iisa. Dapat nating malaman na ang ating pananampalataya ay lumalago sa bawat araw. Kaya ganito ito na napakahalaga para sa mga ligtas na Kristiyano na umawit para sa Diyos, manalangin, matutunan ang salita ng Diyos at magkaroon ng fellowship kasama ang iba pang mga kapatiran. Ito rin ay nangangahulugan na ang buhay Kristiyano bilang isang Kristiyano ay nagsimula na. Kaya ang mga salita na ibinabahagi sa inyo ngayon ay hindi lamang upang muling pag-isipan kung ano ang kaligtasang ibinigay sa atin ng Diyos, kundi pati na rin kung ano ang Christian life pagkatapos ng kaligtasan at kung paano ang daan pagpasok sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, sa talatang binasa po natin, sa Lucas chapter 10 verse 25, sabi dito, at may isang dalubhasa sa kautosan ang tumindig upang si Jesus ay subukin na nagsasabi, Guro, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? So dalubhasa sa kautosan. Ang mga dalubhasa sa kautosan sa Israel ay mga religious instructors na nagtuturo ng kautosan. At ang taong ito ay tumatayo sa karamihan ng tao at ipinakita ang kanyang sarili. At sinabi niya ito upang, nakalagay dito, upang si Jesus ay subukin. Hindi niya pakay na malaman ang sagot sa tanong na itinatanong niya kay Jesus o alamin man lamang ang katotohanan, kundi ang pakay niya lamang ay upang subukin si Jesus. So anong uri ng maling kaisipan po ito? Ang isang tao na naghahanap ng katotohanan ay dapat na magkaroon ng mapagpakumbaba at desperadong puso na hingiin sa Panginoon ang biyaya at malaman ang kanyang mga aral. Subalit ang taong ito na bihasa sa kautusan ay nagmamalaki sa kanyang sarili na siya ay matuwid na. Wala siyang puso na nagnanais na matuto mula sa Diyos, kundi upang subukin si Jesus kung paano si Jesus ay sasagot. Isang pagsubok kay Jesus. Kaya, paano ang isang tao ay susubukin ng Panginoon? Paano ang isang tao ay susubukin ng Panginoon? Upang subukin ng isang tao, sarili natin ang dapat subukin. Hindi ang Panginoon. Ang sarili ang dapat subukin, hindi ang Panginoon. Kaya kung titingnan natin sa 2 Korinto 13:5, siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalaman na si Jesucristo ay nasa inyo, malibang kayo'y nabigo sa pagsubok? Kaya mayroong ganitong uri ng talata sa Biblia.
Kaya dapat nating siyasatin ang ating mga sarili. Dapat nating siyasatin kung kumusta na ang Christian life ko. Sa tingin ko ay sumasampalataya ako, subalit kailangan nating siyasatin kung ang pananampalataya ba natin ay nagiging mapagkunwari o gaya ng nagmamalaki sa kanyang sarili na siya ay sumasampalataya, o kung ito ba talaga ay tamang pananampalataya na kinikilala ng Diyos. Dapat natin itong siyasatin kung ito ba ay tama sa pamamagitan ng salita ng Diyos, yamang ang tunay na pananampalataya ay nasa Biblia. Kinikilala ang Diyos ayon sa Biblia, kinikilala ang sarili sa pamamagitan ng Biblia. Inuunawa ang Diyos ayon sa Biblia, at ang maligtas ayon sa Biblia ay ang tamang pananampalataya. Kung hindi, ibig sabihin ito ay maling pananampalataya. Siyasatin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo'y nasa pananampalataya. Kapag mayroon tayong regular na check-up, dapat nating siyasatin kung tayo ba ay malusog o kung mayroong anumang problema dahil sa karamdamang dumarating na hindi natin nalalaman. Kaya sinubukan niyang subukin si Jesus. Subalit ang kinalabasan ay naging nakakagulat. Anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Sabi niya. Ano ba ang dapat mangyari upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Ano ang dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ito ang pinakamahalagang tanong sa buhay. Ano ang dapat gawin upang makakain at mamuhay ng matiwasay? Paano maging matagumpay dito sa mundo? Kaya sa halip na ang mga tanong na ito, ang pinakamalaking problema ay lahat tayo ay maaaring mamatay balang araw. Subalit pagkatapos ng kamatayan, upang makapasok sa walang hanggang lunsod ng Diyos, dapat tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang taong nagkaroon ng buhay na walang hanggan ay makakapunta sa langit at mabubuhay magpakailanman. Ngayon, tinanong niya si Jesus gamit ang pinakamahalagang tanong, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Ang nag-iisang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan at ang tao na nangangailangan magmana nito ay nagkatagpo ng mukhaan. Si Jesus ay dumating upang magbigay ng buhay na walang hanggan. At ang tao ay dumating upang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya ang nag-iisang makapagbibigay ng buhay na walang hanggan at ang tao na nangangailangan makatanggap nito ay nagkatagpo. Kaya gaano kalaking pagkakataon po ito? Gayunpaman, ang taong ito ay nais lamang subukin at malaman kung ano ang isasagot sa kanya ni Jesus. Mayroong mali dito. Ito ay isang pagkakamali. Anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Iniisip ng taong ito na mayroong kailangan gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan. Maraming tao ang nag-iisip ng ganito hanggang sa ngayon. Nagtutungo sila sa church, masigasig na nananalangin, nagsisikap na mamuhay ng mabuting pamumuhay, nagsisikap silang mamuhay ng naaayon sa Biblia, nagbibigay sila ng maraming pera, naglilingkod sa Panginoon, at iniisip nila na kung mas pagbubutihin pa nila ay magmamana na sila ng buhay na walang hanggan. Gayunpaman, gaya ng napag-aralan natin noong nakaraan sa pamamagitan ng Biblia, walang sino man ang maaaring maligtas sa pamamagitan ng paggawa ng isang bagay. Magmana ng buhay na walang hanggan at pumunta sa langit? Wala po. Kung titingnan natin sa Roma 3 verse 10, walang matuwid, wala kahit na isa. Sa 3 verse 20, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang tao na ituturing na ganap sa paningin niya. Kaya maraming beses na sinabi ng Biblia sa pamamagitan ng paggawa ng mabubuting gawa, walang sino man ang makakapunta sa Diyos at maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Gayunpaman, maraming tao ang nag-iisip pa rin ng ganito. Kagaya nitong dalubhasa sa kautusan, sa verse 26, sinabi niya sa kanya, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Yamang ang taong ito'y dalubhasa sa kautusan, ang taong ito'y napakahusay sa mga kautusan. Kaya, nagtanong si Jesus batay sa kautusan. Gaya ng inaasahan, hindi lamang alam ng dalubhasa sa kautusan ang kautusan, kundi iniisip din niya na kaya niyang sundin ang mga kautusan at ipinagmalaki ito. Kaya, tulad ng mga Fariseo, mga dalubhasa sa kautusan at mga pari, hindi siya gumagawa ng maraming masasamang bagay at gumagawa siya ng mga relihiyoso at moral na buhay at sinisikap na sundin ang mga kautusan. Kaya iniisip niya na siya ay matuwid. Siyempre,
mas matuwid siya kung ikukumpara sa iba. Gayunpaman, sa harapan ng Diyos, hindi siya matuwid. Hindi siya matuwid na tao sa harapan ng Diyos. Sa Isaiah 64 verse 6, kaming lahat ay naging gaya ng isang marumi. Tayong lahat ay maruming tao. Sa Jeremiah 17 verse 9, mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama. At ang lahat na aming katwiran ay naging parang maruming kasuotan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan. Gayon din ang ating mga gawa ay katulad ng maruming kasuotan sa harapan ng Diyos. Ang isang tao ay nagsusuot ng damit, ngunit maruruming damit. Kaya ba niyang tumayo sa harapan ng Diyos suot ang mga damit na ganon? Kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon. Kaya kagaya ng sinabi ko kahapon, dahil sinuway ni Adan at Eva ang salita ng Diyos at kinain ang bunga ng pagkakilala ng mabuti at masama, na sinabi ng Diyos na huwag kainin, dahil sinabi ni Satanas, kainin mo, tiyak na hindi kayo mamamatay. Matapos itong kainin, ang fellowship sa Diyos ay naputol. Ang kahulugan ng kamatayan ng Espiritu ay, sapagkat sa araw na ikaw ay kumain niyo, ay tiyak na mamamatay ka. Ang fellowship sa Diyos ay naputol. Gaya ng kuryente, kapag naputol, ang ilaw ay namamatay at ang lahat ng electronic devices ay hihinto. Ganito ang kahulugan ng kamatayan. Ito ay pagkahiwalay sa Diyos. Kaya bagaman ang laman ay ganun pa din, gayon din ang mga mata na tumitingin sa Diyos ay naging malabo na, at ang mga mata na tumitingin sa sarili ay naging maliwanag. Kaya ang mga tao sa mundong ito ay may maliwanag na mga mata sa kanilang sarili at sa mundo, ngunit lubos na bulag sa Diyos. Kaya pagkatapos na matuklasan ang kahihiyan at kahubaran, gamit ang mga dahon ng puno ng igos, gumawa sila ng mga damit at isinuot ito. Ngunit kung titingnan natin sa Isaiah 64 verse 6, ang lahat naming katwiran ay naging parang maruming kasuotan, kaming lahat ay nalalantang gaya ng dahon. Ang damit ay hindi magagawa gamit ang mga dahon. Tulad ng kung paanong hindi natin kayang takpan ang kahihiyan, ito ay walang kabuluhang bagay na gawin. Ngunit yamang iniisip ng dalubhasa sa kautusan na siya ay matuwid, kinailangan na subukin ang kanyang konsensya. Kaya ang kanyang konsensya ay kailangan na gisingin. Yamang ikaw ay isang dalubhasa sa kautusan, sagutin mo ako. Ito ang ibig sabihin po dito ni Jesus. Ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nabasa mo? Ano ang nakasulat sa mga kautusan? At paano mo ito binasa? At sa palagay mo, nasunod mo kaya ito? Ito ang kanyang tanong. Ang dalubhasa sa kautusan ay sumagot ng maikli. Yamang siya isang dalubhasa sa kautusan, kaya kung titingnan po natin sa verse 27, sumagot siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo, at ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sinagot niya ito ng napaka-eksakto. Pinagsama niya ang sampung utos sa dalawa at sumagot ng maiksi. Kaya meron pong dalawang uri ng sampung utos, tama po ba? Mga utos tungkol sa Diyos at mga utos tungkol sa mga tao. Kaya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong lakas mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Ano sa palagay ninyo ang talata po na ito? Mga taong sumusunod sa Diyos na lumikha sa akin, Diyos na nagbibigay pa rin ng buhay, hangin, at ng lahat ng bagay na walang bayad na may mabuting puso. Diyos na nagbibigay ng biyaya at Diyos na nagmamahal sa akin. Kaya normal lamang na ibigin natin ang Diyos. Gayunpaman, gaano mo siya minamahal? Nang buong lakas mo, lahat. Huwag pabayaan kahit na maliit na bata. At nang buong buhay mo, nang buong lakas mo, nang buong kalooban mo, nang buong pananabik, ibigin ng Diyos. Ngayon, meron bang tao na makakagawa nito? Kung titingnan po natin itong kautusan, kung iniibig natin ang Diyos ng buong puso, lakas, kalooban, at buhay, kung gayon ay magagawa po natin ito. Kapwa, ibig sabihin lahat ng tao maliban sa ating sarili. Kaya yung kapwa, ito po yung ating magulang,
yung asawang lalaki, asawang babae, pamilya, kaibigan, sino man maliban sa ating sarili. Ang kapwa, ito'y tumutukoy rin sa taong naninirahan katabi ng bahay mo. Sila ay malalapit na kapitbahay, katulad ng pinsan. Tama po? Kaya ang kapwa ay katulad ng malalapit na mga kamag-anak. Magagawa nating ibigin sila. Pero gaano? Katulad ng kung gaano natin iniibig ang ating sarili. Kung ako ay gutom, kakain ako. Kung ang iba ay nagugutom, kung gayon bibigyan ko sila ng makakain upang kainin. Kung titingnan po natin ang hubad, pagsusuot ng damit sa iba na parang hubad ako. Kung ang iba ay nahihirapan, tulad ng kung paano ko minamahal ang aking katawan, tulad ng pag-aalaga ko sa aking katawan, magagawa nating gawin iyon. Anong uri ng tao? Tao nagmamahal sa Panginoon ng buong puso niya, buong pag-iisip niya, buong lakas niya at ng buong buhay niya. Ibig sabihin, ang Diyos na hindi nakikita ay pwedeng makita ng mga nagmamahal sa Diyos. Ito ang pangunahing bagay ng kautusan na at ng sampung utos. Ito po ang aral. Ang pagtupad nito ay ang pagsunod sa lahat ng kautusan. Ang makakasunod nito ay ang taong nagmamahal sa Diyos ng kanyang buong puso at buhay. Ang taong nagmamahal sa kanyang kapwa na gaya ng pagmamahal sa kanyang sarili. Magagawa ba niyang dayain ang iba? Magagawa ba niyang saktan ang iba? Magagawa ba niyang kamuhian o patayin ng iba o kunin ang mga bagay ng iba? Hindi po. Kaya wala siyang kasalanan. Ito ay ganap na matuwid na tao. Sa katunayan, tama ang sagot ng dalubhasa sa kautusan. Sa verse 28, sinabi niya sa kanya, "Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka." Opo, sinabi ni Jesus, "Tumpak ang sagot mo, gawin mo ito at mabubuhay ka." Dahil nagtanong siya, anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Kaya sumagot si Jesus, alam na alam mo ang patungkol sa kautosan. Sundin mo ito ayon sa iyong nalalaman upang magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Iyon ang sagot ng Panginoon. Subalit, kaya bang sundin itong dalubhasa sa kautosan ang lahat ng ito? Hindi po. Walang sino man ang makakasunod nito. Mayroon bang sino man ang magagawang mahalin ng Diyos ng buong puso niya, ng buong pag-iisip niya, ng buong lakas niya, at ng buong buhay niya magmula nang siya ay isilang? Sinubukan pa nga nilang gamitin ng Diyos eh. Yung mga Israelita ay piniling bayan. Sila ay piniling bayan ng Diyos, ngunit madali silang nagreklamo, naging laban sa Diyos at sumuway. Hindi minahal ng mga tao ang Diyos ng buong puso at buhay nila, kundi madali silang lumalaban sa Diyos. Ang mga tao ay walang tunay na puso na nagmamahal sa Diyos. Bakit po ganon? Iniwan na nila ang Diyos at nagkamali. Kung gayon, paano nila magagawang mahalin siya? Maging ang kanilang mga magulang na nagsilang, nagpakain, umibig sa kanila ng labis at nagsakripisyo ng marami para sa kanila, kapag sila ay lumaki at hindi naging maganda ang pakiramdam, nahiinis sila sa kanilang mga magulang at sinasabing, bakit mo pa ako ipinanganak? Wala kang ginawang naman sa akin. Hindi niyo po ba nasabi ito sa mga magulang niyo? Ang mga tao ay may sama ng loob sa kanilang mga magulang. Walang perpektong magulang. Bagaman ang mga magulang ay gumawa ng 10 mabubuting bagay, ang kanilang mga anak ay nagdaramdam at laban sa kanilang magulang dahil sa isang pagkakamali. Ganito ang ginagawa ng mga tao. Ganito rin ang ginawa ng mga Israelita. Ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan, inilabas ang mga Israelita mula sa Ehipto, kung saan sila ay inalipin sa loob ng 400 years at ginabayan sila sa dagat na pula sa ilang hanggang sa lupain ng Kanaan. Ang kanyang ipinangakong lupain. Ngunit, makaramdam po sila ng pagod, uhaw, at gutom sa daan patungo sa lupain ng Kanaan, nagalit sila sa Diyos. Inilabas mo ba kami upang patayin? At sinubukang patayin si Moises. Ito po ang tao. Tingnan po ninyo. Ganito ang likas na ugali ng tao. Ganito ang katangian ng makasalanan.
Kaya ang dalubhasa sa kautusan ay maaari niyang aminin ng tapat bilang ako ay isang dalubhasa sa kautusan, ngunit hindi ko kayang ibigin ng Diyos ng buong puso ko at buong buhay ko. Hindi ko rin mahal ang aking kapwa na gaya ng pagmamahal ko sa aking sarili. Sinusubukan ko pang gamitin ang aking kapwa at dayain sila. Kaya walang taong kayang magmahal ng iba gaya ng pagmamahal sa sarili. Ngunit may pagmamalaking sinabi nitong dalubhasa sa kautusan na ako ay isang dalubhasa sa kautusan. Alam ko ang kautusan at sinusunod ito ng maayos. Hindi ako nagnakaw. Hindi ako nangalunya. Hindi ko dinaya ang iba. Maaring mabuti siya morally. Ngunit mali ang pagkaunawa niya sa pagmamahal sa kapwa gaya ng sarili. Ang kasalanan ay hindi lamang ang hindi paggawa ng masama, kundi ang hindi rin paggawa ng mabuti. Ang kasalanan ay hindi lang paggawa ng masama, kundi ang hindi rin paggawa ng mabuti. Kaya't ang sino man nakakaalam ng paggawa ng mabuti, ngunit hindi ito ginagawa, ito ay kasalanan sa kanya. Santiago 4:17. Naranasan na ba ninyong mahalin ang inyong kapwa na gaya ng inyong sarili kapag sila ay nagugutom, may sakit, at nahihirapan? Hindi. Sinasabi ng mga tao na kapag hindi nila nasaktan ang isang tao, nasunod na nila ang buong kautusan. Ang pagsunod sa kautusan, ibig sabihin, hindi lamang ang hindi paggawa ng masama, kundi ang paggawa rin ng mabuti. Ang mga tao ay hindi gumagawa ng mabuti, kundi gumagawa ng masama. Ito po ang totoo. Sila ay puno ng kasalanan. Ang dalubhasa sa kautusan ay mapagmataas, walang kabuluhan, mapagkunwari. Sinabi niya sa verse 29, subalit sa pagnanais niya na ipagmatuwid ang kanyang sarili, ay sinabi kay Jesus, sino ang aking kapwa? Ipinagmalaki niya ang kanyang sarili na minamahal niya ang Diyos ng kanyang buong puso, ng kanyang buong pag-iisip at ng kanyang buong buhay. At tiwala rin siya na minamahal niya ang kanyang kapwa na gaya ng kanyang sarili. Siya ay taong nasa loob ng kayabangan. At muli siyang nagtanong kay Jesus, at sino ang aking kapwa? Kaya kong ibigin ang aking kapwa gaya ng aking sarili. Kaya sino ang aking kapwa? Sinubukan niyang ipakita ang kanyang sarili ng matuwid. Kaya kong gawin yan kung ipakikilala mo sa akin kung sino ang aking kapwa. Kaya sa verse 30, sumagot si Jesus, may isang taong bumababa mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan siyang halos patay. Ang kanyang sagot ay medyo kakaiba. Ang dalubhasa sa kautusan ay nagtanong tungkol sa kanyang kapwa at nagbigay si Jesus ng isang halimbawa na maaari mangyari sa katotohanan. May isang taong bumababa mula sa Jerusalem patungo sa Jericho at siya'y nahulog sa kamay ng mga tulisan. Hinubaran siya ng mga ito at binugbog. Pagkatapos ay umalis sila at iniwan po yung taong ito na halos patay. Kaya kinuha ng mga tulisan ang lahat maging ang kanyang kasuotan. Naging sugatan siya at halos patay na. Malapit na siyang mamatay. Siya ay mamamatay. Bakit din ito sinagot ng ganito ni Jesus? Alam niyo, maraming tao ang mali ang pagpapakahulugan sa Lucas chapter 10. Iniisip kasi nila na ang ibang tao ang nakasalubong ng mga tulisan. Pagkatapos, sila naman yung mabuting Samaritano na tumulong sa iba. Sa panahon po ngayon, kung magkaparehong sitwasyon ang mangyayari, inaayos ito ng pulis bago mo subukang tumulong. Ang ibang tao ba ang nakakasalubong ng mga tulisan at ako ang mabuting Samaritano upang tulungan ang iba? Ako ba ay isang mabuting kapwa? Ganito po ay maling pagkaunawa. Noong nakaraang panahon, ako po ay nasa Mokpo sa Jola Namdo upang ipangaral ang Ebanghelyo. May isang middle school at ang chairman ng board of directors dito at ang kanyang asawa ay nagnanais na matuto ng Biblia, kaya nagkaroon ako ng ilang pagkakataon na makausap sila.
Ang chairman ay elder sa kanilang church. Talagang ipinagmamalaki po niya ito. Itinuro niya sa mga estudyante ang tungkol sa Lucas sa chapter 10. At sinabi niyang kailangan nating tulungan ang mga taong may hirap katulad nitong mabuting Samaritano. Sinabi niya sa akin ang tungkol dito ng may pagmamalaki. Kaya sinagot ko po siya. Sinagot ko siya, itinuro mo ito ng mali. Ito ay kabaliktaran. Bakit po? Hindi lamang po siya, kundi pati na ang ibang mga tao na itinuturo ito ng baliktad. At sino ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, kailangan mong makilala ang sarili mo. Ang sarili mo. Sino ka ba? Kilala mo ang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan sa daan pababa mula Jerusalem patungo sa Jericho at hinubaran, sugatan at halos patay na? Kilala mo? Ikaw ito. Ang Jerusalem ay banal na lungsod. Ang Jericho ay makasalanang lungsod na makaalis sa mga Israelita mula sa Ehipto at makapasok sa lupain ng Kanaan na ipinangakong lupain ng Diyos. Nilusob nila ang lungsod ng Jericho at ito'y nawasak. Sinabi ng Biblia na sino mang magtayo ng lungsod ng Jericho ay susumpain. Ito ay makasalanang lungsod. Paano naman po yung Jerusalem? Yung Jerusalem naman? Yung Jerusalem ay may taas na 762 meters yung taas nito. 762 meters. Ito ay matatagpuan sa isang mataas na lugar. Tapos ang pinakamababang lugar sa Israel ay ang Dead Sea, kung saan ang Sodoma at Gomorrah ay nawasak. Maaring ito ang pinakamababang lugar sa buong mundo. 398 meters below sea level. Nasa halos 400 na mas mababa, 400 meters. 400 meters na mas mababa kaysa Mediterranean Sea. Ito ay lugar kung saan nawasak ang Sodoma at Gomorrah sa pamamagitan ng apoy at ng asupre. Bakit ba Dead Sea ang pangalan nito? Sa Chinese, ang ibig sabihin nito ay death o kamatayan. Literal na patay na dagat. Walang isda po dito. Tumutukoy ito sa impyerno. At ang lungsod ng Jericho ay matatagpuan sa gitna ng daan patungo sa Dead Sea mula sa Jerusalem. At ito ay nasa 250 meters na mas mababa kaysa Mediterranean Sea. Kaya kung tayo ay bababa mula Jerusalem, naroon sa kalagitnaan ng lungsod ng Jericho. Ang daan na ito ay paikot. Minsan na ako nakapunta noon doon, sakay ng bus. Maaring mga dalawang beses na ako nakadaan doon. Ako ay nakapunta na din ang dalawang beses sa Dead Sea. Wala din doong mga punong kahoy. Sa bandang kalagitnaan ay naroon ng malalaking mga bato. Noon pa man, ginagamit ng mga magnanakaw ang mga batuhan na iyon bilang kanilang mga taguan kapag may nakita silang mga turistang dumaraan. Ninanakaw nila ang lahat sa kanila at pinapatay sila. Totoo po ito. Alam na alam po nila ito. Kaya, binanggit ni Jesus yung tungkol po dito. Ang bumaba patungo sa Jericho mula sa Jerusalem ay nangangahulugan na ang mga tao ay bumaba patungo sa pagkakasala mula sa Diyos. Mula sa panahon ng halamanan ng Eden, sila ay patungo sa lungsod ng masasamang kasalanan. Kung sila ay bababa pa, naroroon na ang impyerno. Yun ay ang Dead Sea. Pagkatapos, sino itong magnanakaw? Siya ay katulad ni Satanas na sinusuntok ang mga tao at nagiging masama na umiiwan sa Diyos. Kaya sila ay nagiging kahiyahiya. Alam niyo po ba ito? Isaiah chapter 1, sinabi ng Diyos sa Israel sa verse 6, mula sa talampakan ng paa hanggang sa ulo ay walang kagalingan, kundi mga sugat, mga galos at sariwang latay, hindi pa nahaampat o natalian man o napalambot man ng langis. Ibig sabihin, hindi sila gumaling. Sila ay namamatay. Ang anyo ng mga Israelita ay mga taong lumayo sa Diyos at naging miserable.
sila'y mga nasuntok ni Satanas at sila'y patungo sa impyerno. Ngunit hindi nila ito nalalaman. Sa Apokalipsis chapter 3, naroroon ang iglesia ng Laodicea, isa sa pitong iglesia. Inilalarawan nito ang church sa huling panahon. Ang church na ito ay formal at makasanlibutang iglesia. Sapagkat sinasabi mo ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Ako'y mayaman, naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Nangangahulugan na ang ating panahon ay henerasyon ng Kristyanismo. Mayroong napakaraming churches, mga denominasyon at mga pastor at ang mga church buildings ay talagang malalaki at maayos ang kanilang pagdilingkod at talagang mukhang banal at dakila. Ngunit ano po ang kulang? Ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Subalit kapag ang Diyos ay tumingin sa church, ano ang nakikita niya? Ito ba ay mukhang malaking church building na may banal na seremonya ng paglilingkod? Kahit na magsuot ang pastor ng mahabang damit at mangaral na mukhang banal, magugustuhan po ba ito ng Diyos? Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Ang Diyos ay nakatingin sa puso, kaya ano ang ibig sabihin po nito? Sapagkat sinasabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman, hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Sila'y hubad. Sila'y miserable at dukha. Kahit na sinasabi nilang sila'y nakakakita, sila'y mga bulag. At hindi nila kilala kung sino sila sa harapan ng Diyos. Sila'y napakamiserable. Ang dalubhasa sa kautosang ito ay gaya rin po nito. Hoy ikaw, kailangan mong makilala kung sino ka. Ikaw ba'y dalubhasa sa kautosan? Minamahal mo ba ang iyong kapwa? Ikaw ba ay matuwid? Ikaw ba'y tao? Ikaw ang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan at sinaktan ni Satanas nang ikaw ay bumaba patungo sa Jericho mula sa Jerusalem. Isipin mo siya, siya ang taong halos patay na. Iniwan siyang halos patay. Dapat bang humanap ng kanyang kapwa ang lalaking ito na makakatulong sa kanya? O dapat bang humanap ng kanyang kapwa ang lalaking ito na dapat niyang tulungan? Dapat siyang maghanap ng kapwa na makakatulong sa kanya. Pwede ba niyang sabihin kung sino ang kapwa ng taong itong halos mamamatay na? Magagawa kong ibigin ang aking kapwa? Sino ang aking kapwa? Yan ba'y tama? Hindi po. Dapat siyang makahanap ng kapwa-tao na makapagliligtas sa kanya. Siya ay mali ang pagkaunawa sa paningin ni Jesus. Kaya dapat din po natin na maunawaan ang Bibliyang ito ng tama. Hindi mo ba kilala kung sino ka? Ikaw ang umalis at bumaba at ikaw ay naging masama at ngayon ay patungo ka na sa impyerno. Iniwan siyang halos patay. Dahil siya ay malapit ng mamatay kaya siya ay halos patay na. Ito ay tulad ng lahat ng tao sa sanlibutan. Ang lahat ng tao ay naging tiwali pagkatapos nilang iwan ng Diyos at sila ay sinuntok ni Satanas sa buong katawan mula sa ulo hanggang sa dulo ng mga paa. Sila ay halos mamamatay na. Pagkatapos ng kamatayan, sila ay bababa na sa impyerno. Dapat muna nating malaman po yung bagay na ito. Dapat malaman ng mga tao na sila ay mga makasalanan na nakatadhana sa impyerno upang gugulin ang buong buhay na walang hanggan doon. Tingnan po natin yung verse 31. Sa Lucas chapter 10 verse 31 hanggang 32, at nagkataong bumababa sa daang iyon ng isang pari, nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig, gayon din ang isang levita. Nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Kaya sabi ni Jesus na may isang taong halos mamamatay na. At nang sandaling ito, nagkataong bumababa sa daang iyon ng isang pari. Nang kanyang makita ito, siya ay dumaan sa kabilang panig. Kaya ang pari ay mga taong naghahandog, nananalangin para sa mga Israelita bilang kinatawan. Subalit ang pari ay bumababa. Ang taong ito ay bumababa din. Nagkataong bumababa sa daang iyon ng isang pari. Siya ay taong dapat nasa Jerusalem. Ngunit bakit siya bumababa mula sa Jerusalem? Maaring ang kanyang bahay ay nasa Jericho, kaya siya ay bumababa pagkatapos maghandog sa Jerusalem. Gayunpaman, anyway, siya ay bumababa. Siya ay bumababa.
Kaya nang bumaba ang mapagkunwaring relihiyosong ito, nakita niya ang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan. Ay, nakatagpo niya ang mga tulisan. Ay, siya'y halos patay na. Mamaya lang patay na ito eh. Ay, kawawa siya. Kawawa. At nilampasan niya. Nilampasan niya ito. Kaya mo bang gawin yon? Maaaring ang taong nakatagpo ng tulisan na naghihintay ng tulong sa kanya ay nagsasabi sa kanyang sarili, ah, malapit na ako mamatay. Ang pare ay mga taong dapat manalangin sa Diyos para sa mga Israelita at nag-aalay ng mga handog. Subalit kung hindi niya siya tutulungan, sino ang tutulong sa kanya? Ngunit nakita na niya ang pare, mga dalubhasa sa kautusan at mga relihiyosong mga tao. Ngunit magagawa ba nilang iligtas ang espiritu ng mga taong ito? Sila ay mga banal at nagmamalaki sa kanilang mga sarili. Ito pong mga tao na ito ay mga mapagkunwari. Yung mga pari, mga dalubhasa sa kautusan at mga relihiyosong mga tao. Magagawa ba nilang iligtas ang espiritu ng mga tao? Sila'y mukhang banal at nagmamalaki sa kanilang sarili, mapagkunwari. Dumadalo na po ako sa church simula bata pa lang ako, mga halos 10 taon bago ako na ipanganak na muli. Nang magpunta ako sa church, ang pastor ay nagkaroon ng revival service sa church kung minsan. At sa pagkakataong yun, sinasabi ng pastor, nananalangin ako na may pag-aayuno sa loob ng 40 araw sa bundok. Nakatanggap ako ng pahayag. Noong nananalangin daw ako, sabi niya, nakatanggap ako ng Espiritu Santo. Ay, sabi ko, wow, kamangha-mangha. Sumigaw siya ng malakas. Nagpapanggap siyang isang banal, gaya ng isang bumababa galing sa langit. Subalit pagkatapos ng revival service na iyon, silang lahat ay nawala na din po. Mabilis po itong napatigil. Maaari ba silang makapagligtas ng Espiritu? Mapapagaling po ba nila ito? Hindi. Dumadaan lang sila. Dumaan rin sila na may anyo ng kabanalan. Dumaan lang sila. Pagkatapos ng ilang sandali, may isang lalaki ang lumapit sa kanya. Naririto naman, isang Levita. Dito po isang Levita. Ang taong ito ay mas mababa kaysa sa pari. Ang posisyon nila ay medyo magkaiba. Sila ay mga taong naglilingkod sa templo. Mayroon silang passion sa paggawa. Kaya kung titingnan po natin ang kanilang anyo sa paglalakad, madali nating makikilala na sila ay mga Levita. Kaya yung naunang pari ay napakabanal. Kaya maaaring may pag-iisip na dumaan siya sa kabilang panig dahil siya ay napakabanal. Ang isang taong sobrang banal ay problema din po. Subalit ang Levitang iyon ay napakabilis naman. Inisip niya na siya ang makapagliligtas sa akin. Ito mga Levita ay mga tao naglilingkod sa Diyos at nagsisikap para sa mga Israelita doon po sa templo. Gayunpaman, sa verse 32, gayon din ang isang Levita. Nang dumating siya sa lugar na iyon at kanyang nakita ang taong iyon, siya ay dumaan sa kabilang panig. Ay, anong nangyari? Inisip din ng Levita, oh, nahulog ito sa kamay ng mga tulisan. Siya ay halos patay na. Mamaya lang patay na sa... Kawawa naman, nakakalungkot. Pagkatapos nilampasan lang din niya ito. Anong kahulugan po nito? May mga taong iniisip nilang sila ay katulad ng mga Levita. Sinasabi nila na ako'y pupunta sa simbahan, mananalangin, maglilingkod, magbibigay ng maraming offering. Magagawa bang iligtas ng taong may passion sa relihiyon ang taong ito? Hayaan natin gawin nila iyon hanggang kamatayan at tingnan natin kung posible ba ito o hindi. Siya din po ay dumaan lang din. Narito pa rin ako sa miserableng kalagayan. At narito ang ikatlong tao sa verse 33.
Subalit ang isang Samaritano sa kanyang paglalakbay ay dumating sa kanyang kinaroroonan. At nang makita ang taong iyon, siya ay nahabag. Kanyang nilapitan siya at inalian ang kanyang mga sugat. Pagkatapos buhusan ng langis at alak, pagkatapos isakay sa kanyang sariling hayop, siya ay dinala sa bahay panuluyan at inalagaan. Ngayon, narito ang isang Samaritano. Ito, sino itong Samaritano? Pagkatapos po ng kamatayan ni Solomon na hari ng Israel, ang Israel, yung kaharian ng Israel ay nahati sa dalawa. Yung Timog Juda at Hilagang Israel. Timog yung Juda, yung Hilaga naman ay Israel. Ang Jerusalem ay kabilang sa Timog Juda. At ang Hilagang Israel ay hindi naglilingkod sa Diyos. Sila ay lumabag sa kautusan at sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At sila ay pinarusahan ng Diyos gamit po ang Assyria. Kaya noong 722 BC, ito pong Hilagang Israel ay lubos ng nawasak. At iyon ay bago wasakin yung Babylonia, bago wasakin ng Babylonia, ang Timog Juda. Kaya't ang mga Hintil ay tumira sa Hilagang Israel, at ang mga Israelita at mga Hintil, sila ay naghalo. Naging magkasama sila. At ito ay naging halong dugo. Yung mga Israelita at yung mga Hintil ay naging halong dugo sa makatawid. Ang mga tao sa Hilagang Israel ay naglingkod sa Diyos at sa mga Diyos-Diyosa ng mga Hintil din. May halong Hintil po ang dugo nila. Kaya ang Timog Juda ay patuloy na naglilingkod sa Diyos sa Jerusalem. Kaya't itinuturing ng mga taga-Timog Juda, yung mga taga-Hilagang Israel, na gaya ng mga aso, mga tiwaling tao na may halong mga dayuhan. Kaya naman, hindi sila nakikisama sa isa't isa. Makikita po natin yan sa chapter 4 ng Ebanghelyo ni Juan. Kailangan dumaan ni Jesus sa Samaria mula sa Juda hanggang sa hilaga ng Galilea. Yung ibang mga taga-Juda ay umiikot sila sa malayo upang hindi sila makadaan doon sa Samaria. Kaya umiikot sila doon sa malayo para maiwasan po nila at hindi makadaan sa Samaria kapag sila ipapunta sa hilaga ng Galilea. Nang dumaan si Jesus sa Samaria, siya ay nauhaw, pagod, gutom, ng kalaan ng katanghali ang tapat. Pumunta ang mga alagad sa nayon upang bumili ng makakain. Si Jesus ay nakaupo sa tabi ng balon at isang babae ang nagdala ng isang banga ng tubig. Sinabi ni Jesus sa babaeng Samaritana, "Babae, bigyan mo ko ng inumin." Kung ang isang uhaw na manlalakbay ay humingi ng tubig, dapat mabilis kang magbigay ng tubig. Tama po ba? Ngunit ang babae ay tumingin lamang. At nakita na siya isang Samaritano. Ngunit si Jesus ay isang Hudyo. Kaya sa isip-isip niya, "Ho, isang kaaway ang nakasalubong ko sa kahoy na tulay. Ito ay magandang pagkakataon para sa paghihiganti. Kaya mabuti na lang nakita kita. Hoy, itinuring ninyo kami mga Samaritano na gaya ng mga aso na nagsasabing dapat sumamba ang mga Samaritano sa bundok ng Gerizim? At ngayon bilang isang Hudyo, humihingi ka ng maiinom sa akin na isang babaeng Samaritana? Ay, wala akong pakialam sa iyo." Kaya siya ay isang babaeng walang awa. Alam po ito ni Jesus. Alam niya na hindi siya bibigyan ito ng tubig kahit humingi pa siya ng tubig. Ang dahilan kung bakit siya nag-iigib ng tubig sa matinding sikat ng araw at hindi sa malamig na umaga o gabi ay dahil sa Samaria ay kilalang kilala po yung babae na ito. Kilalang kilala siya doon. Ito ay dahil kilala siya dahil pang-anim na ang asawa niya. Mr. Kim, Mr. Lee, Mr. Park, Mr. Gong, parang ganun. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pang-anim. Patuloy niyang pinapalitan ang kanyang asawa. Siya ay isang kilala sa nayon na namumuhay ayon sa kagustuhan niya.
Kaya't malamang, kaya hindi siya nag-iigib ng tubig sa umaga at gabi tulad ng ibang mga babae, pero siya'y pumupunta na mag-isa sa ilalim ng matinding sikat ng araw. Alam na alam ni Jesus kung gaano kamakasalanan ang babaeng Samaritana. At naawa siya sa kanya. Kaya nang makita niya ang babaeng Samaritana, ay nagsimula siyang maawa sa kanya. Uhaw na iligtas siya. Kaya ito ang sinagot ni Jesus nang tanggihan siya ng babaeng Samaritana. Nakalagay sa Juan chapter 4 verse 10, kung nalalaman mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, bigyan mo ako ng inumin, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Hindi mo alam kung sino ako, di ba? Hindi mo ako binigyan ng tubig. Ngunit kung tatanungin mo ako, bibigyan kita ng tubig na buhay. Kaya nagulat po yung babae. Ang lalaking ito ay hindi mukhang isang taong nagbibiro. Si Jacob, na sa amin nagbigay ng balong ito, paano mo ako bibigyan ng tubig na buhay kung wala kang pansalok ng tubig o kung anuman? At malalim itong balon? Malamang ganito ang sasabihin ko. Hindi mo alam kung sino ako, di ba? Hindi mo naman ako binigyan ng tubig nang manghingi ako sa iyo, di ba? Isa kang babaeng walang awa. Wala pa akong nakitang babaeng tulad mo. Sandali lang. Mapupunta ka sa impyerno. At mauuhaw ka. Hihingi ka sa akin na isawsaw ko ang aking daliri at palamigin ang iyong dila sapagkat hindi mo ako binigyan ng tubig. Tama? Hindi kita kailanman bibigyan ng tubig kapag humingi ka sa akin ng tubig sa impyerno. Hindi kita bibigyan. Pero ibang-iba ang sinabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, kahit na hindi mo ako binigyan ng tubig, pero bibigyan kita. Kung hihingi ka. Kaya sa Juan chapter 4 verse 14, subalit ang sino mang umiinom ng tubig na aking ibibigay ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Ang tubig na aking ibibigay sa kanya ay magiging isang bukal ng tubig tungo sa buhay na walang hanggan. Kung ipapaliwanag ko pa ang detalyeng ito, mauubos ang oras natin. Anyway, ang mga Hudyo at ang mga Samaritano ay hindi nakikisama sa isa't isa. Hindi man lamang sila po nag-uusap. Alam niyo po ba kung ano ang sinasabi ng mga Hudyo kay Jesus? Sa Juan chapter 8 verse 48, sinabi ng mga Hudyo kay Jesus, hindi ba tama ang aming sinabi na ikaw ay Samaritano at mayroon kang demonyo? Sinabi ng mga Hudyo na si Jesus ay isang Samaritano at may demonyo pa. Hinamak nila si Jesus. May mga tao po na bulag na nagsasalita ng masama tungkol sa atin kapag ipinapangaral po natin ang ebanghelyo. At ito po ay kakaiba. Hindi man lamang nila sinusubukang suriin kung ano ang ipinapangaral natin. Sabi nila ay kulto daw tayo. Nagturo daw tayo ng ganito, ganyan. Nakinig ba sila sa atin? Naka-upload naman sa internet lahat ng ating mga sermon. Kaya makinig na lang kayo at suriin kung mali o tama ang aming pagtuturo ayon sa Biblia. Kaya sila ilihim na laban sa atin. Bakit po? Kinamumuhian nila tayo dahil lang sa iba ang turo natin sa kanila. Ang mga Hudyo po ay labis ding napuot kay Jesus. Kaya sinabi nila na si Jesus ay nagtuturo ng maling pananampalataya. Kaya naman pinatay nila si Jesus na sinasabing si Jesus ay nagtuturo ng maling pananampalataya na lumabag sa kautosan. Tinawag ng mga Hudyo si Apostol Pablo bilang isang pinuno ng maling pananampalataya at sinubukan siyang patayin. Sinabi nila kay Jesus, lahat ng mga himalang ginagawa mo ay gawa ng demonyo. Dahil isa kang Samaritano. Sinabi ni Jesus na hindi niyo ako pinapansin. Si Jesus ang Kristo, ang kaisa-isang anak ng Diyos na naparito upang magligtas. Ngunit sinabi nila na si Jesus ay Samaritano at mayroong demonyo. Ang Samaritanong ito ay lumapit sa lalaking nahulog sa mga tulisan at halos patay na at sa halip na tingnan lamang siya,
binuhusan niya ng langis at alak ang kanyang mga sugat. Pagkatapos tinalian ito at dinala siya sa isang bahay panuluyan at inalagaan at nabuhay siya. Tama po ba? Sino ang tinutukoy ditong Samaritano? Ito ay tumutukoy kay Jesus. Si Jesus, kinamuhian siya ng mga Hudyo, inusig siya at ipinako siya sa krus sa pamamagitan ng mga kamay ng mga Romano. Ngunit siya ang tagapagligtas. Nanalangin si Jesus para sa mga sumigaw nang ipako siya sa krus at itinuro ang kanilang mga daliri sa kanya mula sa ibaba na nagsasabing, "Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang anak ng Diyos? Bakit ka mamamatay habang nagliligtas ng iba? Bumaba ka sa krus at paniniwalaan ka namin." Sabi nila, nanalangin si Jesus para sa kanila na nagsasabing, "Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan." Sabi nila hinamak, "Ikaw ba ang Kristo? Ikaw ba ang anak ng Diyos? Bakit ka mamamatay habang nagliligtas ng iba? Bumaba ka sa krus at paniniwalaan ka namin." Para sa kanila, nanalangin si Jesus, "Ama, patawarin mo sila sa kanilang mga kasalanan." Nanalangin si Jesus para sa mga kasalanan ng mga napopoot sa kanya, na umusig sa kanya, nagpako sa kanya sa krus. Siya ang Samaritano na inakala nilang kaaway. Ang dalubhasang ito ay nagtanong, "At sino ang aking kapwa?" Ngunit, ang gustong sabihin sa kanya ni Jesus, "Ikaw ang nahulog sa mga tulisan at malapit ka nang mamatay. Ikaw yun. Ikaw yung nahulog sa tulisan at malapit ka nang mamatay. Kailangan mong humanap ng kapwa para iligtas ka, hindi ng kapwa na matutulungan mo. Kailangan mong humanap ng kapwa mo na tutulong sa iyo. Kaya ikaw ang nahulog sa mga tulisan at ang kapwa mo ay ako." Naiintindihan mo? Anong dapat kong gawin upang magmana ng buhay na walang hanggan? Dapat nating makilala ang Panginoon na nagbibigay ng buhay na walang hanggan at hanapin ang buhay na walang hanggan mula sa Panginoon. Dapat nating hanapin ang kapwa na magliligtas sa atin. Paano ngang isang makasalanang mapupunta sa impyerno ay naghahanap ng kapwa na matutulungan niya? Marami pa rin ang hindi nakakaintindi nito. Maaari bang magmahal ng kapwa ang isang taong hindi naman palaligtas? Sino ang maaaring umibig sa Panginoon sa buong buhay nila? Ang mga nakakaunawa sa pag-ibig ng Diyos, ang bugtong na anak na nag-alay ng kanyang buhay para sa akin, ay maaaring mahalin ng Diyos ng buong lakas at buong kaluluwa. Ang mga taong kayang magmahal sa Diyos sa ganoong paraan ay maaari din magmahal sa iba. Kaya huwag po kayong malilito. Nang makita ng mga Samaritano ang lalaking nahulog sa mga tulisan, naawa siya sa kanya at nilapitan siya. Paano po? Binuhusan niya ng langis at alak ang mga sugat at tinalian yung kanyang sugat. At sa katunayan, pagkain ang langis po at alak. Ang langis ng ulibo ay mabuti para sa kalusugan. Alam niyo po ba yun? Ang alak ay isa ring paboritong inumin. Bahagi po ng pagkain ng mga Hudyo. Ngunit kung may emergency, ang dalawa pong ito ay mga pang-emergency na gamot, pang-paunang lunas. Dahil ang alak ay naglalaman po ng alkohol, ito ay nakakapag-disinfect ng mga sugat. Kaya ngayon, marami na siyang sugat. Ano ang ginagawa niya? Kailangan niyang i-disinfect yung mga sugat. Kaya buhusan ng alak ang mga sugat. Pagkatapos ay pinahiran niya ng olive oil para lumambot yung mga sugat. Mayroon bang anumang mga tali sa oras na iyon? Malamang pinunit niya ang damit niya. Pinunit niya ang kanyang balabal at tinalian ng sugat. So anong ibig sabihin po nito? Ipinanganak akong muli ng dugo at ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng gawa ni Jesus na aking tagapagligtas. Espiritu at dugo. Dugo at Espiritu. Sinasabi na sa Biblia na ang dugo ni Jesus ay nagpapatawad sa mga kasalanan ng buong sanlibutan magpakailanman
at nananampalataya tayo doon. Ngunit sino ang nakakakilala sa dugo ni Jesus? Tulad ng isang taong nahulog sa mga tulisan, alam niyang siya'y isang kahabag-habag na makasalanan. Kapag ang Espiritu Santo ay kumilos sa isang taong gustong maligtas, malalaman niyang siya'y isang kahabag-habag na makasalanan na malapit ng mamatay sa ilang sandali at mapupunta sa walang hanggang impyerno. Kaya tinulungan niya tayong maunawaan ang kahulugan ng dugo ni Jesus. Kaya sa himno ang sabi, ang dugong iyon, ang aking matibay na patunay sa aking puso. Gayunman, ang mga taimtim na nagnanais na maligtas, ngunit hindi nauunawaan ang biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang dugo ay hindi matibay na ebidensya sa kanila. Kaya kapag ang isang makasalanan na patungo sa impyerno, siya ay desperadong maligtas, binubuksan ng Espiritu Santo ang kanyang puso at ipinapaunawa sa kanya na siya ay nalinis sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Kaya ito ay binalot sa Espiritu Santo at dugo. Dugo at Espiritu Santo. Yan po ang langis at alak. Sa Hebreo 9:14, gaano pa kaya ang dugo ni Kristo na sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu ay inihandog ang kanyang sarili na walang dungi sa Diyos ay maglilinis ng ating budhi mula sa mga gawang patay upang maglingkod sa Diyos na buhay. Kaya inialay din ni Jesus ang dugo ni Kristo para sa mga makasalanan sa pamamagitan ng walang hanggang Espiritu. Ang dugo at ang Espiritu Santo ay magkasamang gumagawa. Kaya sa Juan chapter 15, sinabi ni Jesus sa verse 26, subalit kapag dumating na ang mga aliw na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. Kaya ano ang pinatototohanan ng Espiritu Santo? Ito ay ang dugo ni Jesus. Ang Espiritu Santo ay gumagawa upang ipaunawa sa atin na si Jesus ay namatay at nagdanak ng kanyang dugo upang linisin tayo mula sa ating mga kasalanan magpakailanman. Kaya sa Korinto, 1 Korinto 2:12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan, kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Kaya nang dumating ang Espiritu Santo ng Diyos, tinulungan tayo ng Espiritu Santo upang maunawaan ang biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang Espiritu Santo ang gumagawa lamang kapag ang isang makasalanan na patungo sa pagkawasak ay nagnais na maligtas. Ang Espiritu Santo ang humihimok sa atin sa dugo ng Panginoon. Kaya ang sugat ng patay na makasalanan, ang mga sugat ng makasalanang ito na mawawasak dahil sa kanilang kasalanan ay magagamot lamang sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ang Espiritu Santo ay dumating at ipinaunawa sa atin ang dugo. Ako ay tinubos sa pamamagitan ng dugo. Tama po, binuhusan niya ang ating mga sugat at tinalian. Siya ang Samaritano at isinakay ng Samaritano itong lalaki sa kanyang sariling hayop at dinala sa bahay panuluyan o pangalagaan siya. Kaysa palagay ko, ang hayop na sinasakyan ng lalaking ito ay maaaring isang asno. Kadalasan po, gumagamit ng asno ang mga Israelita. Si Jesus man ay sumakay sa isang asno nang pumasok siya sa Jerusalem. Marahil ang asno ang kanyang sinasakyan. Kaya bumaba ang Samaritano at isinakay ang lalaki sa asno at nagpunta kaya saan? Nagpunta sa bahay panuluyan. Sa bahay panuluyan. Dinala siya sa bahay panuluyan at inalagaan. Ang bahay panuluyan ay lugar kung saan nagpapahinga ang mga manlalakbay araw at gabi. Tama po ba? Para itong isang motel. Noon po, ang lugar na mas mababa sa motel ay tinatawag na bahay panuluyan. Alam po ba ninyo ito? Noong unang panahon, akala ko na ang bahay panuluyan ay lugar lamang para tulugan ng mga babae. Pero hindi po ganoon. Ito ay lugar upang makapagpahinga ang mga manlalakbay. Siya ay dinala niya sa bahay panuluyan at sinabi sa may-ari ng bahay panuluyan, tinampo natin yung verse 35, ang sumunod na araw, dumukot siya ng 2 denaryo at ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi niya, alagaan mo siya at sa anumang karagdagan pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano sa palagay mo, alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya, ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Kaya napakaraming bagay po ang mga nasa talatang ito. Ngunit hindi ko po masasabi lahat ngayong araw. Kaya tinan po ninyo ito. Ang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan ay malaya na ngayon mula sa kamatayan. Tama po ba? Ngayon ay hindi na siya mamamatay. Sa kabutihang palad,
ay iniligtas ng Samaritanong ito ang buhay ng lalaki, kaya dinala siya nito sa bahay panuluyan. At nang sumunod na araw, ang Samaritanong ito ay kailangang umalis upang magtrabaho. Hindi lamang siya basta umalis. Sinabi niya sa may-ari ng bahay panuluyan, nagbigay siya ng 2 denaryo na napakalaking halaga. Sinabi niya, alagaan mo ang taong ito hanggang sa ako'y makabalik. Saan yung bahay panuluyang ito? Dahil sa dugo ng Panginoon ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Hindi na tayo mawawasak, ngunit ang mga sugat natin ay malalalim. Kailangan muna tayong gamutin ng sandali pa. Ito po yun, isang nursing home. Kaya hanggang sa pagdating ng Panginoon, yung pasyente ay kinakailangan na patuloy na gamutin dahil ang sugat ng kasalanan ay napakalalim. Ang ating dating pagkatao ay may mga sugat ng kasalanan na napakalalim. Kaya sinabi niya sa may-ari ng bahay panuluyan, ano po ang kahulugan nitong 2 denaryo? Ayon sa Juan chapter 1 verse 14, sabi doon, at naging tao ang salita at tumahang kasama namin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng ama, puspos ng biyaya at katotohanan. Biyaya at katotohanan. Sa Juan chapter 1 verse 6, sabi doon, at mula sa kanyang kapuspusan ay tumanggap tayong lahat biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Biyaya na sinundan pa ng ibang biyaya. Kaya sa Juan 1 verse 17, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautosan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kaya biyaya at katotohanan, maging pagkatapos nating maligtas kapag may nagawa tayong mali, pinatatawad niya tayo sa biyaya at nililinis tayo sa katotohanan. Kaya patuloy natin kailangan ng biyaya at katotohanan sa ating buhay. Kaya saan ang bahay panuluyan hanggang sa pagdating ng Panginoon? Ito ang grupo ng mga ligtas na banal, ang church. Ang church, gaya kung paano niya ginamot ang kanyang mga sugat at ipinagkatiwala siya sa bahay panuluyan, ipinagkatiwala rin tayo ng Panginoon sa church mula nang tayo ay maligtas. Tama po ba? Kailangan tayong patuloy na gumaling sa church hanggang sa pagdating ng Panginoon. Alam po ba ninyo? Kung sino ang may-ari ng bahay panuluyan, alam po ninyo, siya ang Espiritu Santo. Sa pag-alis ni Jesus, ang tagapayo, ang Espiritu Santo, ay darating at gagabayan kayo sa katotohanan na salita at lilinisin kayo sa katotohanan. Kaya tayo ay binabago araw-araw ng paghuhugas na sa tubig at nililinis tayo sa salita. Kaya sa Juan chapter 10 verse 10, ang magnanakaw ay dumarating lamang upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y pumarito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon nito ng may kasaganaan. Kaya ang patuloy na pagtanggap ng biyaya ay isang bagay na hindi ko magagawa mag-isa sa bahay sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Kailangan natin itong gawin. Mag-isa sa bahay, ngunit pagkatapos nating maligtas, hindi na ako nag-iisa sa kapulungan, nasa church na po. Kaya kung titingnan po natin sa Juan chapter 10 verse 16, kaya't magkakaroon ng isang kawan na may isang pastol. Mabuting pastol na nagbigay ng kanyang buhay para sa atin ay si Jesus, at tayo ay ang kawan na pinalalaki ng mabuting pastol na si Jesus. Gaya po sa 1 Pedro 2:25, sapagkat kayo'y tulad sa mga tupang naligaw, ngunit ngayon ay bumalik na kayo sa pastol at tagapag-alaga ng inyong mga kaluluwa. Si Jesus ang mabuting pastol na nanguhuna sa kawan. Tayo ang kawan ng Panginoon. Tayo ang church. At ang church ay hindi nag-iisa. Ang salitang Griego para sa church, ito po ay ekklesia. Nangangahulugan po na grupo ng mga inihiwalay, ang grupo ng mga taong naligtas, ang grupo na pinangungunahan ng Espiritu Santo, ang grupo na ibinukod upang maglingkod sa Diyos, ang grupo na inihiwalay upang pumunta sa langit. Kaya sa Efeso 4 verse 3 na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Kaya ginawa tayong iisa ng Diyos. Hindi kayo dapat umalis sa grupo. Kaya mula nang ako'y naipanganak, inaalagaan na kayo ng inyong ama, ina, ate, kuya, at ng iba pang mga miyembro ng pamilya. Ngayon naman po, tayo ay kabilang na sa church.
Kaya sa Efeso chapter 2 verse 19, kaya nga hindi na kayo mga dayuhan at banyaga, kundi kayo'y mga kapwa, mamamayan ng mga banal at mga kaanib ng sambahayan ng Diyos. Tayo ay isang pamilya, iisang pamilya, iisang Diyos, iisang brother at sister. Hindi ba tayo pamilya? Mga taong pupunta sa langit at mamumuhay ng sama-sama magpakailanman. Kaya huwag kayong mag-aaway-away dahil pupunta tayo sa langit at mabubuhay tayo ng magkakasama magpakailanman. Huwag po kayong magalit o mapuot sa isa't isa. Pakiusap, huwag na ninyong pansinin kung may maliliit na mga problema. Tayo pa rin ay pamilya po ng Diyos. Ang mga pupunta sa langit at mabubuhay magpakailanman ay dapat na mamuhay ng magkakasama sa lupa. Mahalin po ninyo ang isa't isa. Tulungan ang isa't isa. Hawakan ang isa't isa. Makipagtulungan sa paglilingkod sa Panginoon. Makipagtulungan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya ngayon tayo ang mga taong na kailangan na pagsaluhan ng ating kapalaran sa kapalaran hanggang sa magtungo na tayo sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Dapat po ninyo itong malaman dahil ito ang bahay panuluyan. Kaya hanggang sa pagdating niya, hindi kayo maaaring umalis sa bahay panuluyan hanggang sa pagdating niya. Ang Espiritu Santo ay patuloy na inaalagaan ang mga ligtas na banal sa biyaya at katotohanan. Efeso 5:29, sapagkat walang sinumang napupot sa kanyang sariling katawan, kundi inaalagaan at iniingatan ito, gaya naman ni Kristo sa Iglesia. Kaya inaalagaan at pinoprotektahan tayo ng Panginoon dahil tayo ay bahagi ng katawan ng Panginoon. Si Jesus ang ulo at magkakasama tayo bilang katawan. Tayo naman, bilang mga bahagi ay inaalagaan ang bawat miyembro ng katawan. Kaya napakaganda po nito. Sinabi niya na siya ay magbabalik. Hanggang sa makabalik ako. Kaya tinulungan ng Panginoon ang lalaking ito nang unang beses niya itong nakatagpo. Ngunit kapag bumalik na ang Panginoon, nais ba niya na makita pa rin siyang sugatan? Hey, hindi po. Hindi po. Ngayon ay nais niyang salubungin ng Panginoon na nagligtas sa kanya na may mabuti, malusog na kalagayan ng walang bakas ng peklat. Opo. Opo. Ang Panginoon ay malapit nang dumating. Sa pamamagitan ng dalawang dinaryo, ang Espiritu Santo ay patuloy tayong inaalagaan at anumang karagdagang gastusin nangangahulugan na ang dalawang dinaryo ay hindi sapat. Anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Ano po ang kahulugan nito? Ginagabayan tayo ng Espiritu Santo sa biyaya at katotohanan, ngunit hindi tayo magiging lubos na perpekto habang nasa lupa pa. Tayo ay magiging gaya ng Panginoon. Meron tayo ng katangian ni Kristo at magiging perpekto na gaya ng Diyos. Pero kailan po tayo magiging perpekto o sakdal? Ito ay kapag dumating na ang Panginoon. Kaya nga sa Filipos 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Kaya maging ang ating katawan ay babaguhin tungo sa isang maluwalhating katawan, gaya ng sa Panginoon. Kaya noong una ang ating mga kasalanan ay pinatawad at ang ating mga kaluluwa ay naligtas. Ang ating mga puso at buhay ay unti-unting nababago. At kapag dumating na ang Panginoon, tayo ay magiging gaya ng Panginoon. Kapag dumating po ang Panginoon, ang ating physical na katawan ay magiging spiritual na katawan, isang banal at maluwalhating katawan. Na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian. Sa Roma chapter 8 verse 23, at hindi lamang sang nilikha kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos sa ating katawan. Kaya tayo na mga tumanggap ng unang bunga ng Espiritu ay mga taong ligtas, ngunit bakit tayo dumaraing? May mga oras na ang mga taong ligtas ay napapagod, nagkakasakit, iniinsulto, nagdurusa, at maging pagkatapos nating maligtas, may mga panahon ng kahirapan dito po sa mundo. Kaya napakahalaga na umasa sa Panginoon at ingatan ng pananampalataya hanggang katapusan. Walang kahirapan, lahat ay maayos na, masagana na, ito po ay hindi mabuting bagay. Iniingatan dapat ang pananampalataya sa gitna ng mga kahirapan, umaasa sa Panginoon at sumusunod sa tunay na pananampalataya. Kaya nasaan ang tunay na pananampalataya? Ito ay nakikita kapag ang sitwasyon ay nagiging mahirap, kapag kayo ay nagdurusa. Hindi ninyo alam ang inyong pananampalataya kapag komportable ang sitwasyon. Tayo po ay nabubuhay na umaasa sa Panginoon. At kapag dumating na ang Panginoon, maging ang ating mga katawan ay magiging gaya ng Panginoon.
ganap na kaligtasan, dakilang pag-ibig, aawit ako ng papuri mula sa kaitaasan. Kapag dumating na ang Panginoon, ang ating mga katawan ay biglang mababago gaya ng sa Panginoon. At itong hamak na katawan ay babaguhin na gaya ng sa kanyang maluwalhating katawan. Sasalubungin natin ng Panginoon, ang ating maluwalhating Panginoon sa gitna ng mga nagpupuring mga anghel. Ito ang ating dakilang pag-asa. Kaya anumang karagdagan mo pang gastusin ay babayaran kita sa aking pagbabalik. Hanggang doon, dapat tayong manatili sa bahay panuluyan. Dapat kayong manatili sa church. Alam po ninyo, sa 1 Korinto chapter 1 verse 8 hanggang 9, siya rin ang magpapalakas sa inyo hanggang sa katapusan na hindi masusumbatan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Hesukristo na ating Panginoon. Kaya nga, mula nang tayo ay maligtas, ngayon tayo ay may pakikisama na. Tayo ay meron ng pakikisama sa ating Panginoon mula nang tayo ay naligtas. Kaya sa 1 Juan chapter 1 verse 3 hanggang 4, ipinahayag namin sa inyo yung aming nakita at narinig upang kayo rin naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. At tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Hesukristo. Isinusulat namin ang mga bagay nito upang ang aming kagalakan ay malubos. Pakikisama o fellowship, kaya mula nang tayo ay naligtas, tayo ay may pakikisama sa mga naligtas. Sa pakikisamang ito, narito ang Ama at ang anak na si Hesukristo. Ang Panginoon ng ating fellowship ay ang Ama, si Hesukristo at ang Espiritu Santo. Hindi ito malamang makalaman na pakikisama o mayaman o mahirap, mabuti o masama, anumang kulay ng ating mukha, tayo ay may pakikisama lamang dahil tayo ay naligtas at nilalampasan nito ang mga pagkakaiba natin. Kaya hanggang sa araw na dumating ang Panginoon, patungkol sa paksang ito ay pag-aaralan pa natin ng higit pa. Ngayon, tinampo natin sa Lucas chapter 10, sa verse 36 hanggang 37. Verse 36 hanggang 37. Ano sa palagay mo? Alin sa tatlong ito ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? At sinabi niya ang nagpakita ng habag sa kanya. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Dito po ay mayroong bagay na mahalaga. Ang dalubhasang ito sa kautosan ay sinabi kay Jesus, sino ang aking kapwa? Upang ipagmatuwid ang kanyang sarili. Kaya sa paningin ng Panginoon, itong dalubhasa sa kautusan ay ang taong nahulog sa kamay ng tulisan. Ipinapaliwanag ng Panginoon sa kanya ang puntong ito. Sino ang naging kapwa-tao sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? Sino ang iyong kapwa? Sino ang naging kapwa-tao sa nahulog sa kamay ng mga tulisan? Kaya sino ka? Ikaw ang taong nahulog sa kamay ng tulisan. Ito ang gustong sabihin ng Panginoon. Maaari ka bang maging kapwa-tao sa taong nahulog sa kamay ng mga tulisan? Ang kapwa-tao ng taong nahulog sa kamay ng mga tulisan ay isang Samaritano. Ikaw ang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan at ang Samaritano na tumulong sa iyo ay ako. Sa pagkaalam nito, ikaw ay gagaling at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sino ba ang naging kapwa tao sa taong nahulog sa kamay ng tulisan? Tayo po ay halos mahulog sa kamay ng isang tulisan at mapunta sa impyerno. Tama po? Sino ba ang inyong kapwa? Ako ang siyang nagpakita ng habag. Sino ang taong nagpakita ng habag? Si Jesus. Efeso 2, talatang 4, ngunit ang Diyos palibhasa ay mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa atin. Maging noong tayo'y mga patay sa pamamagitan ng ating mga pagsuway, binuhay niya tayo kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas. Kaya merong habag. Ito po ay awa na walang kondisyon. Ang Diyos na mayaman sa awa ay iniligtas tayo sa pamamagitan ng malaking pag-ibig sa atin. Ikaw ang siyang nagpakita ng habag. Ito ang dahilan kung bakit iniligtas tayo ng Panginoon. Subalit, dito sa Lucas 10:37, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Hindi natin ito dapat mamali ng pagkaunawa. Ang talatang ito ay nangangahulugang, kayo ang taong nahulog sa kamay ng mga tulisan. At ako, si Jesus, ang siyang nagpakita ng habag. Kung nauunawaan ninyo ito, humayo kayo at gayon din ang gawin ninyo. Anong ibig sabihin po nito? Ibig sabihin, kung nauunawaan ninyo at sumasampalataya na iniligtas kayo ni Jesus, kung gayon, kayo man ay dapat na mahabag sa iba. Kung kayo ay ligtas, ano ang dapat natin gawin kung tayo ay ligtas?
Sa unang Juan chapter 2 verse 6, ang nagsasabing siya'y nananatili sa kanya ay nararapat ding lumakad gaya ng kanyang paglakad. Dapat nating gawin kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kung paano ng Panginoon ay nahabag sa akin, tayo man ay dapat mahabag rin sa iba. Dapat nating ipangaral ang ebanghelyo ng Panginoon sa iba. Sa unang Juan chapter 5, sa Juan chapter 5 verse 17, hanggang ngayon patuloy sa paggawa ang aking ama, at ako'y patuloy rin sa paggawa. Sa verse 21, sapagkat kung paanong ibinabangon ng ama ang mga patay at sila'y binubuhay, gayon din naman binubuhay ng anak ang sinumang nais niya. Si Jesus ay pumarito upang buhayin ang patay. Iniligtas niya tayo na mga patay ang mga kaluluwa. Kaya sa Juan chapter 14, sinabi rin ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa. Binubuhay ni Jesus ang mga patay. Pagkatapos na si Jesus ay mamatay, ang mga apostol ay pinangaral ang ebanghelyo at binubuhay ang mga patay na mga kaluluwa. Ano ba ang ibig sabihin ni Jesus nang sabihin niyang ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din ang mga gawang aking ginagawa? Ibinigay niya sa atin ang ebanghelyo na makapagliligtas sa mga makasalanang mapapahamak. Ang Espiritu Santo ay kasama natin. Kaya sa Juan 5:25, dumarating ang oras at ngayon na nga na maririnig ng patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makarinig ay mabubuhay. Ano ang dapat nating gawin pagkatapos na tayo ay maligtas? Para sa mga taong hindi pa naliligtas, sa mga taong binubugbog ni Satanas at halos patay na, sa mga taong malapit ng mamatay o sa huli ay pupunta sa impyerno, dapat tayong magpatotoo ng biyaya ng Panginoon sa kanila. Gaya po sa mga awit, 66 verse 16, ipapahayag ko kung ano ang kanyang ginawa para sa aking kaluluwa. Ang biyaya na ipinakita ng Diyos para sa aking kaluluwa, ang biyayang iyon ay aking ipahahayag. Ang taong naligtas ay ang pangalawang Samaritano. Naunawaan niyo po ba? Paanong maidiligtas ang iba kung hindi tayo mangangaral? Ang gawain ito ay may sasagawa pagkatapos ng isang tao ay maligtas. Kaya sa mga taong hindi paligtas, ay dapat muna nilang malaman na sila'y makasalanan na mapapahamak. Kaya dapat ay makatanggap muna kayo ng kaligtasan. Pagkatapos na maligtas, sinasabi sa mga awit 118 verse 17, hindi ako mamamatay, kundi mabubuhay at ang mga gawa ng Panginoon ay sasalaysay. Kapag ang ligtas na tao ay namatay, sila'y kaagad na magtutungo sa Panginoon. Kung gayon, ano pa ang layunin kung bakit hindi pa tayo namamatay at nabubuhay ng kaunti pa? Bakit po? Upang ipalaganap ang ebanghelyo. Ano ba ang pinakamahalagang layunin sa atin na dapat na gawin pagkatapos maligtas? Ano ba ang layunin ng buhay ng Kristiyano? Ito ay gawin ang pagpapalaganap ng ebanghelyo upang maraming kaluluwa ang maligtas. Ipinagkatiwala sa atin ng Diyos ang gawain na ito. Kaya paano kaya tayo maliligtas kung ang taong unang naligtas sa atin ay hindi ipinangaral ang ebanghelyo sa atin? Mayroon ba ditong sino man na naligtas sa pamamagitan ng kanilang sarili? Alam niyo po ba kung gaano karaming tao ang namatay, maipangaral lamang ang ebanghelyo hanggang sa ang ebanghelyo ay maipangaral po sa atin? Bilang resulta, tayo ay naligtas. Dahil ang taong naunang naligtas ay ipinangaral ang ebanghelyo sa pamamagitan ng panalangin, ng sakripisyo at buong pagsisikap. Kung gayon, ano ang dapat natin gawin? Pananatilihin niyo bang nakatikom ang inyong bibig pagkatapos na maligtas? Napakaraming bagay na kailangan gawin upang maipalaganap ang ebanghelyo. Hindi ko ito magagawa ng mag-isa, subalit magagawa po natin. Tayo ay nasa isang grupo. Hindi ba't nananalangin tayo at nagtutulungan ng sama-sama? Ang mga taong naunang naligtas ay nagsasakripisyo at nananalangin ng higit sa nakaraang Bible seminar upang maipangaral po ang ebanghelyo. Ang choir team natin, kayo po'y kumanta ng buong linggo. Ayos pa bang lalamunan po ninyo? Ang mga nanay sa kusina, ang mother's group ay naglingkod para sa pagkain at pinagpawisan sa mga nag-guide, sa naglinis, sa mga naglingkod sa parking at sa iba pa. Bakit ba nila ginawa ang gaya nito? Upang iligtas ang kahit na isang kaluluwa. Sa madaling panahon po, ang summer retreat ay magsisimula na naman. Sa pagkakataong ito, ang retreat po sa Gongju ay ginawa na napakalaki. Isasagawa po natin ang summer retreat ng 7 beses. 7 beses po. Dahil hindi natin ito magagawa ng 1 beses lang. Dahil halos 10,000 katao po ang nagtitipon ng 1 beses. So matutulog at kakain po tayo doon ng 4 na araw at maraming kaluluwa ang naliligtas. Kaya sa summer retreat, dahil mainit, maraming tao ang nagbabakasyon at nagpupunta sa mga beach at sa ibang bansa. Sa pagkakataong ito, habang ang iba'y nag-i-enjoy sa bakasyon, tayo naman ang mga naligtas, saan tayo pupunta?
ibinibigay ba natin ang ating bakasyon sa Diyos? Pupunta tayo at nag-evangelize. Pinagpapawisan ng sama-sama. Ibig sabihin nito na sila rin ay gustong gumawa ng sama-sama upang iligtas ang ibang mga kaluluwa. Nais rin nilang magdagdag ng lakas. Ako po ay talagang nagpapasalamat sa ganito. Ang gawaing ito ay magiging posible kapag ang pastor lamang ba ang mangangaral ng sermon na mag-isa ng may kasipagan? Hindi po. Ano man ito, kapag ang mga taong ligtas ay nagtulungan, ang Espiritu Santo ng Diyos ay kikilos at mangunguna sa ibang kaluluwa na maligtas. Kaya ang mga dumarating na una ay nahuhulog sa harap ng Diyos na para bang natutunaw sa isang hurno sapagkat nalalaman nila na mayroong pagkilos ng Espiritu Santo. Hindi ito nakikita, kaya nga maraming tao ang naliligtas sa summer retreat. Pagkatapos sa mga taong iyon rin ay ginagawa ang gaya nito sa ibang mga tao. Kaya nga araw-araw ang mga naliligtas ay parami ng parami. Kaya humayo ka at gayon din ang gawin mo. Ngayon ay naunawaan natin ang kahulugan nito. Tama po? Kung paano ang ginawa sa atin ng Panginoon. Ginagawa ng Diyos ang gawain ng pagliligtas sa ibang kaluluwa sa pamamagitan natin. Kaya ang Panginoon ay malapit nang dumating. Naniniwala ako na hanggang sa muling pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa sa atin ay may sasakatuparan ang gawain iyon ng ayon sa ating taimtim na panalangin at pagnanais. Ngayon, manalangin na po tayo. Mahabagin naming Amang Diyos, kami na lumayo sa iyo at namuhay ng sa kasalanan ayon sa pagnanasa ng aming laman at namumuhay sa paggawa ng kasalanan na gaya ng pag-inom ng tubig. Subalit dahil sa iyong malaking pag-ibig at habag, ang aming Panginoong Hesus ang tumanggap ng kahatulan at sumpa na dapat kami ang tumanggap. Hinugasan mo po ang aming mga kasalanan sa pamamagitan ng pagdanak ng mahalagang dugo ni Jesus at iniligtas kami na wala ang aming gawa, kaya nagpapasalamat po kami dahil sa iyong dakilang biyaya. Kaya gaya ng kung paano mo kami iniligtas, tulungan mo po kami na mga naligtas na ipangaral ang ebanghelyo ng biyaya sa maraming kaluluwa na hindi pa naliligtas. At sa araw na ang aming Panginoon ay muling dumating, ayon sa paggawa ng Espiritu Santo, baguhin mo po nawa ang aming puso araw-araw sa pamamagitan ng iyong salita at biyaya. At pahintulutan mo po kami na mabuhay na karapat-dapat bilang anak ng Diyos at ipahintulot mo po sa amin na magawa ang dakilang gawain ng paggabay sa aming pamilya, kaibigan, kapitbahay at sa mga kaawa-awang kaluluwa patungo sa Diyos. At ipahintulot mo po nawa na maraming kaluluwa na ang maligtas sa pamamagitan nitong summer retreat at maging kaluwalhatian at kagalakan nawa ito sa iyo. At para sa gawain ito, gamitin mo po kami ayon sa iyong kalooban at para sa aming lahat na makibahagi sa gawain ng pangangaral ng Ebanghelyo upang sa gayon ay matamo namin ang iyong dakilang gawa. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.